Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Dios maray na aga Luzon, maayong buntag Visayas at mapiya kapipita Mindanao. How's your weekend so far? Sana na-enjoy nyo yan kahit maulan ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Kanya-kanya namang diskarte lang yan para maging kapaki-pakinabang pa rin ang iyong araw. Sa maagang gumising para magsimba o kaya naman para kay nanay na mamamalengke para makakuha ng sariwang karne at gulay mamaya. Magkape ka muna at alamin natin ang weather updates. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecast Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kayong papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Sunday morning, October 9, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larrosa. And since weekend pa rin naman ngayon, para sa mga maagang magjo-jogging dyan sa Mayrojas Boulevard, ang sunrise natin, 5:47 ng umaga, habang yung sunset naman, 5:40 ng hapon. At sa punong ito, para naman mabigyan na tayo ng ideya sa inaasahan nating weather condition sa mga susunod na oras, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Unahin ko na po ito, no, dahil I'm sure kanina pa nag-aabang itong ating mga viewers. Ano po bang inaasahan nating lagi ng panahon para sa mga susunod na oras? Maaari po bang magpatuloy itong maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon? Una sa lahat, magandang umaga din, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa magiging lagay nating panahon sa araw na to, dahil patuloy pa rin ang epekto ng ating habagat o southeast monsoon dito nga sa Luzon, ang malaking bahagi ng Luzon ay maliban dito sa Bicol region ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang sa Bicol region at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy namang makakaranas ng maaliwalas na panahon, subalit asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon nga ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog o yung tinatawag nating local thunderstorms. So ayan, malaking bahagi pa rin pala ng Luzon makakaranas po ng maulang panahon ngayon dahil pa rin dito sa hanging habagat o yung southwest monsoon. Kaya para sa mga lalabas sa kanilang bahay, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. And Mr. Mendoza, since napag-uusapan na rin natin itong tungkol sa hanging habagat, after po kasi nito, meron naman tayong tinatawag na amihan season. So yung pupunta naman tayo dyan, ano po ba yung mga basihan ng PAGASA para masabi po natin na nasa transition period na tayo patungo dito sa amihan season? Okay, para masabi natin na nasa transition period tayo, meron tayong mga permanent weather system na kinakailangang ma-in-place o makapwesto para masabi natin nandun na tayo sa transition period at nalalapit na ang ating amihan. Unang-una dyan, kailangan, nandyan na yung tinatawag nating Aleutian Low o yung low pressure area natin dito sa may silangan ng Japan. Then yung tinatawag naman nating high pressure of North Pacific High na nandito naman sa may ibaba ng Southern Japan. Then yung tinatawag nating Siberian High na high pressure naman na nandoon sa may bandang Mongolia. At dito naman yung Australian Low, yung mga low pressure natin sa Australia. So ayan, patuloy na lamang po natin nga antabayanan. Ito po nga ilalabas yung updates tungkol dito nga sa mga factors para masabi natin na tayo ay nasa transition period na. At dahil naman po ito pong southwest monsoon, patuloy po ang pag-iral ngayon. Ano po bang inaasahan natin na sea condition? Meron ba kang inalabas na gale warning para po ito sa ating mga kababayan na mangingisda o sino man na may maliliit na sakyang pandagat? Okay, para doon sa ating mga mangingisda, no, bagamat nandyan pa rin nga yung ating bagyo, ay wala naman tayong nakataas na gale warning sa ating bansa, kaya ligtas naman silang makakapalaot. Kaya nga lamang, paalala pa rin, iba yung pag-iingat pa rin ang ating paalala sa kanila dahil ang kondisyon ng ating karagatan, lalo tigit dito sa Luzon, ay yung katamtaman hanggang sa maalon pa rin.
At Mr. Mendoza, panghuling katanungan na lamang po, ito po ay question of the day natin mula sa Panahon TV follower na si Norms Casinto. Ang tanong niya, may sama ng panahon bang na mamonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Para naman kay Norms, ano, sa iyong kaalaman, sa susunod na dalawang araw, wala tayong nakikitang anumang sama ng panahon na posibleng makaapekto dito sa ating bansa. Ayan, good news yan para sa ating lahat. Pero syempre, iba yung paghahanda pa rin at pagmamonitor ang dapat nating gawin. At kagaya po ni Norms, pwede rin kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat po, Mr. Meno Mendoza, sa binagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre, mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA. Umpisa pa lang yan, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from PAGASA. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.